Good morning mga kabaytalong. So welcome lang po sa panibagong tutorial na gagawin ko ngayon. So dahil marami po nag-comment sa last video ko dun sa transmission na tutorial ko. So ngayon, i-level up ko na po yung tutorial ko para po sa inyo. Para po sa gusto matuto mag-operate ng bomb. So ito po yung video na babagay po sa inyo. So bago po ang lahat, bago ko po ipapakita yung basic operation po dun sa bomb na yon. So dito po muna tayo sa mga kailangan po natin i-switch, yung kailangan po natin ito galawin. So first of all, so ito po yung pinaka-importante po kapag nag-operate kayo po ng isang bomb. So halos po lahat, hindi po halos lahat po ng mga bomb truck, kung ganitong klaseng bomb, kung gusto may mga cable o ito yung ganitong type na Fassi truck type. So kailangan din po yun ng PTO. So ano po ba yung PTO? Ang PTO po is ito po yung pinaka-importante dahil ito po yung nagpapagalaw dun sa bomb. Konektado po siya sa transmission. So ang PTO po is power take off. So kailangan po yun. So mamaya ipapakita po sa inyo kung paano po galawin yung PTO na to at yung RPM niya, kung paano po i-apply yung PTO tsaka yung RPM, paano po sila imamatch. So yeah, let's go guys at ipapakita po sa inyo. At bago pa lahat, bago natin pumunta to tayo sa likod, dito po muna tayo sa task dahil yun nga ipapakita po sa inyo yung PTO at yung RPM na gagamit natin kasi kailangan ito matutunan. Kung pa, kasi ito po yung nagko-control doon po sa bomb natin kung gano'n po kalakas at gano'n po kabilis yung movement na gagawin niya. So let's go guys, makita po sa inyo ang PTO at saka yung RPM. RPM is revolution per minute. So yung RPM siya pong nagbibigay kung gano'n po kalakas ng makina doon po sa bomb na yan. So let's go guys. A few moments later. So ito na po yun guys, yung PTO, yung power take off ng bomb truck na to. So bago nyo po yan i-ingit guys. So ang iba kasi yung mga bomb truck na cable type, so ang PTO nun is yung push o pull. So hinihila po guys at yung tulak. So ito, siniswitch po yan, inaangat o binababa. Yung ibang equipment ngayon tulad po ng mga hungo guys, yung mga dump truck, ang PTO po nila is the push button, pipindutin lang po. So ito po is yun switch, para lang po siyang iangat. So bago nyo po yung mga gawa, kailangan nyo po yung tapakan yung clutch. So ayan po guys, din po ng clutch din yan. Angat. So ayan po, naka-engage po tayo yan. Tapos pag opo natin guys. So yan, tapak po ulit. Tapos so ayan po, nakakinig po, gumagalaw po siya ng hangin. So update po yun guys. So dito na po tayo sa RPM. Ito po yung RPM niya guys. So lahat po nasa second may ganito, yung revolution per minute. So ito po yung kung sa Tagalog is minor. So pag ikutin nyo po yan, ayan, iangat na po yan, ikutin mo lang po, so tataas na po yung RPM niya. So dito po guys, may kita yung RPM ito sa dashboard. Yan. Ipapaliwanag ko lang po kasi dito, yung, ito, to, yung dashboard na to, ito yung nakita natin na, ito po yung dashboard na to is, yung minor natin guys. So kung magtatapak po tayo ng accelerator, ito po, tataas po siya. So ipapalag ko po sa inyo to kasi kung ano po, gaano po baka lakas yung gagamitin natin RPM dito sa sakyan. So dahil naka-off, so pandangin po natin. So ayan na po guys, so ayan na po, bababa po yan guys. Kung ikutin po natin to, ayan. So ayan, bababa po yan. So ayan na po yung seat niya. So tapakan mo lang sila ito, ayan. Ayan. So pag nasa drive ka po guys, pag bawa nagda-drive ka, yung bilang po nito is 10. So pagdating dito sa 1 is 10 to 20. So ibig sabihin yung lahat, bawat guhit is 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pag nasa drive ka. Pero pag nasa operating ka na guys, so ang basa nito is 100 na po guys. So bawat guhit is 100. So mag-ipisa ka po dito sa, yan, 100. 0 po guys, so 100, 200, 100, pagdating po nito is 1,000. So ang advice po guys sa operation na to is kailangan po is 1,2. So kung ito po yung
500, ito yung 1,000, kwanto lang po guys dito. Based on advice po guys sa training ko na nadaanan ko. So ikutin lang po natin yan. So medyo mahirapan po guys, mahirap po ano yun. So, ayan yun po yung RPM niya. O yung minor, yung revolution per hour guys. O, napapansin, lumalakas po yung minor na sasakyan, yung galit. So pag nasa operation ka, so advice po sa amin. So ito yan. So, one to lang po, baba konti. Yan, so, pwede na po yan guys. Huwag ka lang lumapas sa one to kasi ito po yung nagdadala dun sa boom niya. Pag itataas niya po guys, ialagay niyo po yan dito sa 1-3 o 1-4 guys. So, napakabilis po mag-swing. Napakabilis na po ng boom dyan. Medyo nag-wild na po kung mabigat po yung dala niyo. Binubuhat niyo. So, medyo mabilis po yung pitik niya. So, delikado po sa aksidente sa kasama mo guys. So ayan, tataas po yan. So ayan po guys. So mamaya guys, pupunta tayo dun sa likod at papita po sa inyo yung load nya. So yung may load chat po tayo dun, papita po sa inyo guys. So ito po yung sakabuhan na yung po tayo sa fast track. So dito po tayo sa stick na to. So yung stick na to guys, isapat yan. So 1, 2, 3, 4. So tapat. So tapat, so tapat, so tapat. So since nawala po yung dito, yung boom 1 na to, lagi pagtandaan guys, may pattern naman siya. So ito dapat yung rotation niya. So ang ano, so natanggal po kasi. So wala. So ito po yung palawang stick. So ang galaw naman niya is the boom 1. Nakita niyo po guys yung arrow niya. Ayan, so 1 po, ibig sabihin 2-1. So ito naman yung next is yung stick na to is pangalawang stick is naman 2. So may aral po siya guys. So paano gagalawin yung ito? Ito na po ang gagalaw. So ito naman po yung pang-apat. So may aral po siya guys na pag-anon o pag-anon. So ibig sabihin guys, extend po to at saka retract. So ito po, boom up. Paras po yung boom up guys, yung dalawa na to. Sa boom track, so halos magkaparasa po sa mga natuto. So ito kasi is iba tong ano na to. Yung marami na pong gumagamit sa Pilipinas guys. Kasi maganda po sa pang recover kung ano po, pang kahit ano po guys, may bubuhat po kayo. So mamaya, bago tumatapos ang video na to, may papakita po akong mga picture sa mga ginagawa itong fase na to. At sa track po po, kaya niyang gawin guys. So ayan na po guys, so dito po tayo. So okay na po. Mamaya guys, papakita ko lang po sa inyo. Papangatin ko po to. One by one, step by step na po to. Igagalawin ko po pa, makita nyo kung paano po to gumalaw yung chart. So dito na po tayo sa load chart. Ito po yung load chart niya. So nakita nyo po is kilograms. So ibig sabihin na ang bigat, bigat niya. Tapos yung M, so meters, kung gano'n po kalayo. Ayan po. Pag malayo, ay makita nyo po guys. So kung malayo po guys, umahaba po yung ginamit yung boom, yung in-extend nyo. So medyo mababa po yung kaya niyang buhatin na load. So yan is 2 tons point 190 guys. So 2,190 ang kaya niyang buhatin pag nasa 10 meters, 10.15 meters guys yung layo, yung perimeter ng boom niya. So kung bababa naman siya yung magbawas ka ng boom dito, so tumaas po guys. So nakita niyo po yan, bumigat siya guys. Kung 2-1 dito, pagdating dito is 2-7 na guys. So medyo na ano ng 700 kilos ang nadagdag. So papunta po siya dito, magbawas ka ulit ng boom. So naging 3,600. So pag malapit po yung guys yung bubuhatin mo dito, yung load mo na mabigat, so pag bubuhatin mo siya na mas malapit sa track na to, dito po siya. Yan, kung mamalapit, so mas tumaas yung kaya niyang buhatin. So pwede kang pwedeng mabigat ang kayang buhatin. Tulad dito, 3,000. So ilapit mo pa, so 5,000. So ilapit mo pa, so 5 tons na kaya niyang buhatin. So ganun po guys. Ito na po kung gaano kalapit yung boom mo, di ba? 2.50 to 3.95, 4.2. So yun po yung meters niya. Ang layo yung extend niya. So dito, malayo yung extend niya po. Naka-full extend siya. Mababa yung buhatin niya. While dito sa ano, na hindi siya halos naka-extend, malapit siya. So mas mabigat din yung kaya niya buhatin. So yun po yung load chart.
lutsyat niya dito guys sa boom na to. So ayan po, dito po, dito na po tayo guys sa sit-up niya, ayong trigger niya. So ayan, so dito po tayo guys sa trigger niya. So ito po yung trigger na to, so may number po yan, nakita po yan. Ayan, so 1, 2, 3, and 4. So doon po tayo sa kabila guys ha. Ililipat ko po doon po tayo sa kabila kasi medyo na aharangan niya dito yung sa side na to. Ito po yung kung nakaharap na po ng ano, so right center, doon po tayo sa left side. So ito na guys ha, step na po tayo. So yan, nakaandang na po tayo. So ayan, apply po tayo pito guys, tapak po tayo. Yan, pinalawan ito kanina. So ito, RPM niya, ikuti lang po natin. So, medyo mataas na po siya kasi nakaano na po yan. So, ilagay lang po natin sa 1-2. So, ayan guys, tapat na tapat. So, ayan guys, medyo maingay na po kasi nasa operation na ito po na tayo. So, ito na po guys yung kanina. So, kaya nga, may iwan guys. So may 1 doon, ito po yung 1, dito lang po tayo. At 2, M7, yung sabi ko kanina guys, itong 1 na to is ayun po yung trigger doon. And then to is dito. So ang rotation guys ng paa na to, ating bilang is pa left. So 1, pagbaba mo sa side, 1. Tapos step 2, then left 3, then 4. So magkapante po yung, magkalapit po yun guys yung 1 and 4, then 2 and 3. Kasi dito, ito po yung guys, yung 2. Sa right side na po ito guys. And then, yung 3 po guys is ayun. So, yung paa na yun. So, ayun magkasunod. So, after ko, pinakita ko na po sa inyo guys, yung operation na ito. Medyo mahirap po kasi paliwanag to. Kasi, mas maganda kasi na personal po kayo nandito. Kaysa nandito lang po tayo sa video, makukuha ng tip. So, at least, nakakita po tayo ng mga ganito klaseng tutorial guys. So, ito po yung pinakamin. Madre niya. So, itong apat na to guys, yung 1, 2, 3, 4, hindi po ito gagalaw kung hindi mo po ito gagalawin. So, lagi po siyang partner 1, partner 2, partner 3, ito partner 3, o partner 4 guys. So, lagi po yung partner. So, buka po natin guys. Ito po yung pinawalan ko siya. Ito po yung 2. So, ang pagsitap ito is tulak lang po ito guys. Yung 2, tapat 2. So, ito po yung madre, tsaka yung 2. Galawin po natin guys. Itay po yan. So ayun po, extend po natin siya. So ayun po guys, so napalabas po natin siya guys, ayun, ayan, lumabas po siya. So ayan, so ibalik lang po natin, ibaba po natin siya guys, subukan po natin ibaba. So ganun po guys, nasa 1 and 2 din po, ibaba po natin siya. Ayan. Ayan, so tumukot siya guys. Ayan, tumukot siya. So yung 1 naman po guys, partner po siya is 1, then mother po is tulak lang po. Medyo mahirap ipaliwanag to guys kasi wala po kayo dito. Kung nandito po kayo sa mas madaling maintain yan. So yan, switch na po siya. Tutukot na po yan guys, hindi nyo makikita yan. Ayan, so tumukot po siya. Silipi pa siya lalim guys. So ayan, tumukot po siya guys oh. Sa kapilang kapagas na side. So after po yun, adjust po natin ng konti. So ito po yung guys, yung switch sa to, yung pinakita ko kanina, yung mahaba. Stabilize. Ibig sabihin, kung nakababa po yan guys, so dito po tayo sa operation na to, sa taking na to. Yeah. Kaya pag iangat po yan guys, tulad yan, iangat natin. Ayan. So nasa boom na po tayo guys. Stabilize siya po ito guys sa trigger at saka sa boom. So ayun po guys, nakaangat na po siya. So dito na po tayo sa operation. So ngayon po malalaman kung paano po ito gagamitin. So since ito hindi pa po gagalawin kasi ito po yung rotation, pag gagalawin po natin ito, tapos yung boom hindi pa po siya nakasit up, nakapilo, nakatiklo pa po yan. So tatama po siya, pwede tatama dito yan sa side na yan o dito guys sa side na to kasi halos dikit lang yan. So ito po yung una guys gagalawin. Igagalawin lang konti dito may ito po guys, gagalawin ko po yung sinasabi ko kanina 1 yung 1 na to guys, yung boom 1 na yan, yung boom 1 na yan, so gagalawin natin.
Itataas mo lang siya. So ayun kayo, sa makita niyo po yan. 20 pesa, umangat siya. Ayan guys, umangat po siya. Umangat po yung hub natin. So, ayan na po guys yung bomb. Dito kasi guys, sa side na to, sa left side, so medyo delikado kasi ayan po yung bomb. Kung magkamali ka dito, pwede po bababa yan. So tatamaan ka po kaya... Kahit mo po, may reminders po dito. So, huwag po dito na side sa left side. Kailangan pag mag-sit-up is na sa right side. Huwag po sa kabila. Ayan guys. Papalik po natin guys. So, sikan. Tunod na tayo guys. So, ayan guys. Dahil na ganyan na po yan. Ibum mo na. Galaw po natin sa bumot guys. So, balik. Angat natin content. Ayan guys. So, dito po tayo guys sa pangalawang bomb. Ayan na yung bomb na yan. So, lipat tayo nito. Ito na po yung stick. Sa pangatlong stick. Ayan. Ito po yan guys. So, ayan po guys. Ito na po yung stick na yan. Sa pangatlong stick yan. Ito extend na to. So ito yun, nahaba po yun guys. So ayan po yun. Ano malakas po siya. So nag-extend siya. Ayan. So ayan po guys. Balik na po tayo. So guys, sa ngayon guys, ginagawa po na yung digital ko sa inyo. So balik po tayo. Tiklop lang po tayo. Taas na po yan. So guys, after the video, may papakita po akong mga picture sa mga so ayan guys, thank you po sa panonood ng napakasimple tutorial. Sana po nagkaroon po kayo ng idea at mga tip po sa mga bagong gusto matuto mag-operate. Sana nakatulong po sa inyo yun. So medyo mahirap po guys i-vlog yung ganun kasi ako na po nag-operate, ako pa nag-akong cellphone, so wala po kasi akong kasama. So medyo nahirapan pa ako, so kahit pagpasisyan na po. So, huwag niyo po i-skip yung video na to. Dahil sa dulo ng video na to, may papayita po ako sa inyo ng advantage sa kayang gawin ng truck na to guys. Kung ano po ba yung ginagawa nitong truck na to at ano po bang kaya niya. So, panoorin niyo po guys hanggang dulo ng video na to at may mga picture po kayong makikita doon sa ginagawa ng truck na to guys. So, thank you po guys sa panonood. Sana, see you sa next vlog ko. At sana, nag-enjoy pa kayo sa vlog ko na to. Ingat po guys. Thank you po.